Kamusta kaibigan? Maligayang pagbabalik muli sa aking munting channel. Ako nga pala ulit ito, si Rochelda ng Rochelda Amazing Stories. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang mayamang dalaga na sobrang nasaktan, hindi dahil sa minamahal niya kundi sa ginawa ng kanyang ina na lubos na nagpabago ng buhay niya. Ano nga ba ang ginawa ng ina? Bakit nagawa nitong sakta ng kanyang anak? Tara! At samahan mo akong tuklasin kung ano nga ba ang kwento sa likod nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking munting channel, hindi ko naasahan na magsusubscribe ka. At hindi ko na dinaasahan na kakalimbangin mo ang kampana pagkat sawang-sawa na akong umasa parang pag-ibig ko sa kanya. Hindi ko na dinaasahan na maglalike ka katulad ng pag-like ko sa kanya pero plastic pala. Tara at simulan na natin ang istorya. Ang bida sa video natin ngayon ay itatago ko na lamang sa pangalan na Ana. Anak siya ng kilalang pamilya sa bansang Europa at nakapagtapos naman ng pag-aaral sa isang sikat na universidad sa kanilang lugar. Subalit sa kabila ng pagiging anak mayaman, lumaki itong simple at walang kaarte-arte sa katawan. Hindi niya kasi gusto ang magarang buhay. Wala din siyang hilig sa mga mamahaling bagay tulad ng mga damit, mamahaling alahas at iba pa. Ngunit para sa ina ng dalaga, pangarap nitong maikasal siya sa isang mayamang lalaki na tulad santas ng pamumuhay nila. Isang araw, dumalo ang ina ng dalaga sa isang salo-salo. Dito ay nakilala niya ang anak ng kanyang kaibigan na itatago na lamang natin sa pangalang Matthew. Si Matthew ay galing sa mayamang angkan at nagmamay-ari lang naman ng mga naglalakihang kumpanya at negosyo sa bansa nila. Nang malaman ito ng ina ng dalaga, ay agad niyang nasabi na ito na marahil ang tamang lalaki para sa kanyang anak na si Ana. Agad itong gumawa ng paraan para magkakilala si Ana at Matthew ng personal. Subalit isang araw, may isang sitwasyon na magpapabago sa buhay ni Ana at ng kanyang ina. Si Ana ay ang klase ng babae na mahilig sa mga hayop tulad ng pusa at aso. Katunayan, pumupunta siya sa iba't ibang animal shelter upang magdala ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga hayop na inabando na doon. Ginagawa niya ito isang beses sa isang buwan. Isang araw, sa pagbisita ni Ana sa isa sa mga animal shelter, nakilala niya dito ang isang binata na itatago na lang natin sa pangalang Patrick. At tulad ni Ana, si Patrick ay mahilig din sa mga hayop. Katunayan, isa siya sa mga nagbo-voluntaryong mag-alaga ng mga hayop sa mga animal shelter. Ginagawa niya ito isang beses sa isang linggo, habang ang ilang araw naman ay inilalaan niya sa kanyang pag-aaral. Simula nang magkakilala ang dalawa, lagi na itong magkasama at sa pagdaan ng mga araw, naging close na rin sila. At sa patuloy na pagsasama nila, ang binatang si Patrick ay may kakaiba ng nararamdaman para sa dalagang si Ana. In love na siya dito. Pero alam niya na ang dalaga ay nagmula sa mayamang pamilya at siya ay anak mahirap lang na ang tanging yaman lamang sa buhay ay ang kanyang ina at para mabuhay sa mundo ay kailangan niya magtrabaho ng husto. Natakot siya na baka hindi matanggap ng dalaga ang katayuan niya sa buhay. Subalit isang araw, nang muli silang magkita ng dalaga, nagdesisyon na siyang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Ayon sa dalaga, pag-iisipan daw niya muna. Bigyan daw muna siya nito ng panahon para makapag-isip. Pero ang totoo, sa puso't isip ng dalaga ay masaya siya sa nangyayari. Iba kasi yung saya na naibibigay niya sa tuwing magkasama sila. Mabait ito at maalalahanin, kaya hindi malabong mahulog talaga ang loob niya sa binata. Kumbaga, nagpakipot muna ang ating bida. Para nga naman may thrill, diba? Balik tayo sa kwento. Isang araw, nakarating ito sa ina ng dalaga. Nagalit ito ng sobra-sobra. Ayon sa ina ng dalaga, "Pinag-aral kita sa mamahaling paaralan. Huwag mo sanang sirain ang lahat ng pangarap ko para sa iyo. Hindi siya ang nararapat na lalaki para sa iyo. Mayaman tayo at mahirap lamang siya. Hindi siya nararapat sa pamilya natin. Hindi natin siya kauri at kahit kailan, hindi kanya mamahalin ng totoo sapagkat pera lang ang habol niya sa iyo." Hindi ko alam kung kanino mo ito nalaman, sagot ng kanyang anak.
Hindi ko pa siya boyfriend, pero mahal ko siya at balang araw sasagutin ko na siya. Nahihibang ka na ba? Sagot naman ng kanyang ina. Hindi ako papayag na patuloy ka pa rin makikipagkita sa hampas lupa na iyon. Hindi kita pinalaki sa marangyang buhay para lamang mapunta sa isang hampas lupang lalaki na iyon. Dahil dito, agad na nagpunta ang dalaga sa kanyang silid. Dito ay ibinuhos niya lahat ng kanyang nararamdaman. Umiyak siya ng umiyak habang inaalala ang masasayang araw nila ng binata. Hindi ito lumabas ng bahay ng 5 araw. Hindi niya kayang hindi makita ang binata. Pero dahil nga sa nararamdaman niya para dito, naisip niya na dapat meron siyang gawin. Kailangang malaman ng binata ang tunay niyang nararamdaman bago pa mahuli ang lahat. Ang lahat ay nakaayos na para sa kanyang pag-alis sa kanila. Alam niya kasi na susuportahan siya ng binata sa gagawin niyang iyon. Lumipas sa 5 araw, agad niyang tinungo ang animal shelter na kung saan lagi itong nandoon. Buo na ang kanyang loob na sumama sa binata, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala siyang nadatnan dito. Hindi niya nakita ang taong minamahal niya. Nagbakasakali din siya na puntahan ito sa kanyang bahay. Kumatok ito, subalit walang sumasagot. Kahit ang ina nito ay wala doon. Nagtaka siya kung nasaan sila. Labis ang kalungkutang naramdaman ng dalaga. Hindi niya alam ang rason kung bakit bigla na lamang itong nawala. Halos 1 taon din ang lumipas na wala man lang silang komunikasyon ng binata. 1 araw, ang ina ng dalaga ay may ipinakilala sa kanyang 1 binata. At ito na nga si Matthew. Ito ang lalaking gusto talaga niyang makasal sa kanyang anak na si Anna. Siya ang nararapat sa iyo anak, sambit ng ina ng dalaga. Tulad mo, galing din siya sa mayaman at kilalang pamilya. Siya ang nababagay sa iyo. Mamahalin ka niya ng wagas at totoo. Hindi ka niya iiwan, di tulad ng lalaking minahal mo na nang iwan sa iyo. 1 buwan pa nga ang dumaan, unti-unti nang nakakalimutan ni Anna si Patrick sa pamamagitan ni Matthew. Di naglaon, ay pumayag na din ang dalaga na makasal kay Matthew. Bawat umaga, masayang gumigising si Anna para makita ang kanyang fiancé na si Matthew. Sobrang excited na siya sa nalalapit nilang kasal. Ngunit 1 matinding lihim ang kanyang matutuklasan. Habang papasok siya sa kwarto ng binata, wala siyang ibang nakita doon kundi ang cellphone nito. Tumunog ito kaya kinuha naman niya para tingnan. Isa itong text message at binasa niya ito. Ang kasal niyo ng anak ko ay nalalapit na. Matutupad na din ang mga plano natin. Mensahe ito ng kanyang ina. At dahil dito, pinagpatuloy niya na basahin pa ang ibang mensahe sa cellphone ni Matthew. Ang mga sumunod na tagpo ay labis na dumurog sa puso ng dalaga. Dahil nalaman niya na ipinagkasundo pala siya sa mayamang pamilya na kauri nila. Narealize din niya na ang lahat ng ito'y kasinungalingan lang pala. Ang nararamdaman ni Matthew para sa kanya ay hindi totoo, bagkus ito'y dahil lamang sa tawag ng kayamanan. Subalit ang higit na napakasakit sa lahat ay ang malaman niyang ang ina pala niya ang may kagagawan sa bigla ang pagkawala ng lalaking una niyang minahal. Nakipagkita ang nanay ni Anna kay Patrick at sinabing, "Layuan mo ang anak ko, hindi kanya mahal. Ginagamit niya lang ang kabaitan mo, ikakasal na din siya, kaya huwag mo na siyang guluhin pa." Nag-alok din ito ng maraming pera, kapalit ng paglayo nito sa buhay ng dalaga. Subalit ang pobreng binata ay tumugon. "Hindi ko ho kailangan ng perang iyan. Mahal ko po ang anak ninyo. Kahit masakit po sa akin, ako na lang po ang lalayo." Sa natuklasang ito ni Anna, hindi siya sumipot sa kanyang kasal. At dali-daling nag-impake ng kanyang mga gamit para umalis. Tumuloy muna siya sa 1 hotel para doon muna pansamantalang manirahan. Ang lahat ay nagtaka sa biglaang pagkawala ng dalaga. Sa paglipas ng 5 araw, nang tuluyan ang nakarecover ang dalaga sa panlulokong ginawa sa kanya ng kanyang ina. Agad niyang hinanap ang binata at pinuntahan ang lahat ng animal shelter sa pag-asang makikita niya ito dito. Naniniwala kasi siya na hindi matitiis ni Patrick na hindi tumulong sa mga kawawang hayop doon. At di naglaon, nagbunga na din ang kanyang paghahanap. May 1 tao na nagsabing nagagawin nga ang binata sa animal shelter na iyon. Kaya sobra-sobra ang ligaya niya nang malaman ang bagay na iyon. Subalit ng kanyang puntahan, ang lugar ay wala ang binata dito.
dahil pumupunta lang daw ito tuwing Martes. Kaya agad namang napawi ang lungkot na naramdaman niya pagkat may pag-asa na siyang natatanaw. Sa wakas, makikita niya ulit ang taong pinakamamahal niya. Dumating na nga ang araw na pinakihintay niya. Mula sa malayo ay may nakita siyang isang lalaking nakatalikod at pamilyar ito sa kanya. Malakas ang tibok ng puso ng dalaga pagkat nararamdaman niyang si Patrick na nga iyon. Patakbo niya itong tinungo habang isinisigaw ang pangalan ng binata. At sa pagharap ng binata, halata sa kanyang mga mata ang pagkabigla. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang pumatak ang mga luha ng binata nang makilala kung sino ang nasa harapan niya. Napatigil naman si Anna at napatitig sa mga mata ng binata, kasabay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sinalubong nila ang isa't isa at nagyakapan ng mahigpit. Humingi din ng kapatawaran ng dalaga sa binata. Ilang minuto din ang lumipas na di sila nagkatinginan sa isa't isa. "Bakit di ka man lang tumawag sa akin? Bakit bigla ka nalang nawala nang hindi man lang nagpapaalam sa akin?" sambit ng dalaga. "Niloko mo lang ako," tugon naman ang binata. "Ang aking ina ay niloko ka," sambit ng dalaga. Di napigilan ng dalaga ang emosyon kaya napaiyak ito sa balikat ng lalaki. Ipinaliwanag niya ang lahat at naintindihan naman ito ng binata. "Umalis kami ng aking ina at lumipat sa malayong lugar," sambit pa ng binata. "Dahil nung malaman ko mula sa nanay mo na ikakasal ka na sa ibang lalaki, nasaktan ako ng sobra at nawalan ako ng pag-asa na makikita pa kitang muli." At sa puntong ito, hindi na nila napigilan pa ang kanilang mga nararamdaman at tuluyan ang niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Ipinagpatuloy na nila ang nooy na udlot na pagmamahalan. Si Anna ay tuluyan ang sumama kay Patrick. Ilang taon din ang lumipas at nagdesisyon na silang magpakasal. Isa sa mga pinadalhan nila ng imbitasyon ay ang ina ng dalaga, subalit hindi ito nakarating. Marahil masama pa din ang loob dahil sa pag-alis nito sa nakaplanong kasal dapat nila noon ni Matthew, napakana din naman niya. Makalipas ang ilang buwan ay nagbunga na nga ang pagmamahala ni Anna at Patrick. Lubos na natuwa ang ina ng dalaga kung kaya ito na mismo ang pumunta sa bahay ng mga ito para makita ang kanyang apo. Ginamit niya na rin ang pagkakataong ito para humingi ng kapatawaran sa dalawang taong minsan niyang pinaghiwalay subalit muling pinagtagpo ng pagkakataon. At dahil dito, mas lalong tumibay ang pagsasama ni Anna at Patrick dahil sa wakas ay natanggap na ng nanay ni Anna ang kanilang pagmamahalan. Totoo nga ang kasabihan, kahit saan man kayo makarating, kahit gaano man kayo kalayo sa isa't isa, kung kayo talaga ang itinadhana, kahit anong mangyari, pagtatagpuin at pagtatagpuin pa rin kayo ng may kapal. At sa bidyong ito, ito lang ang masasabi ko. Sa pag-ibig, lahat tayo pantay-pantay lang. Walang mahirap, walang mayaman. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kapal ng bulsa, kundi sa tunay mong nadarama. At panghuli, bilang isang ina o magulang, tungkulin natin na maibigay ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Tungkulin natin na suportahan sila sa mga gusto nila, hindi ang saktan at paluhain sila. At dyan po nagtatapos ang ating istorya, mga kapatid. Naway kahit paano ay napasaya ko kayo. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam!